Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Thursday. Ang dami ko nakitang mga estudyante na nakakasuotan ng buwan ng wika. Yan. Yan. Kasi nga naman, sinong nagawa nito? Ano? Kanino pa ka na to? Hindi, sino brainchild na ito? Si Francisco Balagtas. Ah, tama. Diba? So, madaming alam mo kung bakit ko na alala to. Natatandaan ko, may ibang mga schools na kariran sa ganyan eh. Uh-oh. May mga iba naman na basta makarating lang kayo na nakapambansang kasuotan, hindi contest, ganyan. Feeling ko dapat next time huwag ng contest kasi nagiging rason pa para magkaingitan, magkainisan, magkabadtripan. Hindi, di ba? Kasi hindi naman lahat na-afford na bumili ng balintawak. Oo. Natatandaan ko dati, hindi naman namin afford. So, basta nakasando ka, mayroon kang, bandana na pula, magsasaka ka na noon. Di ba? Pwede na. Ngayon kasi dahil dyan sa social media na yun, na kailangan i-post yung pagkagandang ng mga costume. Pabonggahan ang nangyayari. Minsan, kawawa po, lalang sa mga estudyante, kawawa din kasi yung magulang. Correct. Kapag halimbawa, hindi nila kayo pinagbibigyan, hindi dahil sa hindi nila kayo mahal. Mm-hmm. Diba? Hindi dahil sa ayaw nila na maganda kayo o gwapo kayo sa linggo ng wika celebration. Mm-hmm. Hindi sa ganun. Kaya lang, iniisip nila, hindi naman sila kailangan gumastos ng sobrang laki para sa isang costume na isang beses mo lang gagamitin. Correct. Kasi hanggang doon lang talaga ang kaya ng budget ng nanay mo. Oo. Diba? Ako, naalala ko, nung bata ako, talagang hiram lang lagi yung barong mga Tagalog ko. Eh. Correct. Lagi na maluwag yung sayo, diba? Either sobrang luwag sa lupa. Either sobrang luwag o sobrang sikip. Correct. Basta definitely, talagang halatang hindi iyo. Oh. Pero masusurvive mo naman eh. Di ba? You'll get through it anyways. Meron mga yung para sa mga babae, minsan ang ginagawa nila, kami yung ginagawa namin dati, ako, yung nanay ko, kung ano yung skirt ng school, tas may sando, tas may yung pinapatong na kimono. Pasok na. Maglalagay ka lang ng sa ulo kaya. Bilao na pak na. Hindi kailangan na, although syempre, kung meron naman, diba, na pang-costume, bakit hindi? Kaya lang, diba, mas maganda na lang yung wala na lang contest. Problema din kasi dati, hindi natin nakikita yung sarili natin. Sa bagay, walang social media. So, walang pagkukumpara na mas maganda yung yung Filipiniana niya sa iba. Hindi diba? Na ididikit yung larawan. Correct, na mag-stand out lang yung tama. Maganda. Ngayon kasi kita mo na eh. Oh. Siyempre, kaya yung mga bata, parang nakakaramdam sila na, ay, dadating insecurity. Ako. Insecurity. Oo, diba, parang dadating ako na, ang suot ko yung uniform ko pa rin, pinatungan lang. Diba? Samantalang yung iba, balintawak na, kumikinang-kinang pa. Diba? Totoo pang malakasan yung pusod. Alam mo yun? Talaga. Diba parlor pa? Oo, correct. Ang pula-pula ng pisngi. Ay, nako. Totoo yan. So kung ganyan ang eksena, dito papasok yung creativity ng mga nanay. Kasi may tinatawag naman tayo mga DIY. Correct. Oo, may mga mami na talagang kahit DIY yung prosesong ginawa, pero bongga naman ang kinalabasan. Actually, dito rin ang lalabas na kung maganda naman yung anak mo kahit anong suotin yan niya. So, halimbawa, may kinainisan kayo, ganda-ganda ng costume, isipin mo nilang kailangan gandahan niya yung costume niya kasi hindi siya, to begin with, hindi naman maganda yung bata. Charot. Pambawi. Bawiin sa costume. Nilalakihan yung costume para matakpan yung mukha. Oo, para matakpan yung mukha. Diba para ma-distract yung mga tao makita costume, hindi makita yung hindi masyado maganda. Hindi, pwede naman. Basta ako para sa akin, important you comply. Yes. Hindi naman dapat na hindi na yan pagsuotin, diba? Kasi merong ways eh. At ang kagandaan din naman ng social media, you can Google DIY stuff, diba? Correct. Madaming pwede. Sa murang halaga. Yan. Ano ginawa niyo nung linggo ng wika sa eskwelahan ninyo? Ang tagal na nun. Lalo na si Tanghenyo, mas. Lalo matagal. Hindi ko sure kung natatandaan niya pa. Usapan natin kahapon, hindi ko na matandaan. Linggo ng wika pa dati. Hindi, basta yun yung natatandaan ko. Hindi ako parang frustration ko ever since yung makapagsuot ng balintawak. Kasi nga, wala kaming budget para sa balintawak. So DIY lang ginawa ng nanay mo? Yung palda ng school, kung ano man yung school uniform, sando, tsaka papatungan lang ng tapos may bandana. Yung mga checkered-checkered na Na bandana, diba? Pasok na din
din yun. Minsan nga yung banda na may sipon-sipon pa. Kasi ginamit ko din. Kasi nilagay lang sa ulo. Panyo-panyo. Oo, pero tama nga si Tanghenyo. Dati kasi, okay lang. Kasi hindi naman nakukumpara. Kung man nakumpara, walang pictures, di ba? Correct. So, okay lang. Ang orientation lang ng nanay mo dati, binibigay na orientation sa'yo. Ang ganda-ganda mo, anak. Mm-hmm. Kasi naniniwala ka lang sa sinasabi ng nanay mo. Kahit alam mo na, di ba, saktuhan lang yung suot mo. Pero yung binibigay na orientation ng nanay mo, ang ganda-ganda ng anak ko. Bagay na bagay sa iyong costume mo na yan. Pero parang hanger. Ang payat-payat. Ikaw naman ramdam na ramdam mong rumarampa ka sa stage na ganda-ganda ng suot mo. Kasi nga, wala kang makukompare eh. Di ba? Kasi ang pinaniniwalaan mo lang yung sinabi ng nanay mo. At totoo naman ang sinasabi ng nanay mo. Tsaka dati walang fitting-fitting like sa mga barong. Mm. Dati makasuot ka na barong, feeling mo pugay-pugay ka na lang. Luwag-luwag. Ginawa kang skirt. Kasi yun yung orientation na binibigay eh. Diba? Wala kang paraan para makapag-compare. Uh-huh. Ngayon, kahit sabihin sa inang nanay mo nung organization ang ganda-ganda mo, pogi-pogi mo. Pero pag nakita mo... Pag tinignan mo naman sa mga picture na yung mga iba pa bonggahan. Doon mo malalaman pangit ka pala. Saka dati parang walang comparison pag sinabi mong pang-Amerikana. Amerikana lang lahat, pare-pareho lang. Barong-barong. Oo, true. Ngayon, meron talagang variation eh. Diba? Halimbawa, yung mga Amerikana, may mga Amerikana na parang kimono. Para lang mag-stand out, di ba? Correct, di ba? Yung mga ganun. May Amerikana may parang may belt na ganyan. Bagong pauso. Alam mo, mga hinete, di ba? Dati kasi talaga pag sinabi mong naka-Amerikana. Lahat ganun. Parehas. Correct. Ngayon kasi may ano eh. Kahit barong nga ngayon eh, di ba? Oo, di ba? Iba-iba na din. At ngayon dahil sa social media, nagkakaroon ng ano eh. Kahit hindi mo sinasadya, dahil gusto mong ma-post, di ba? Pwedeng sinasadya mo rin na may patalbog factor. Kaya lang kasi wala lang. Recently, meron lang ako nakausap na nanay na naiyak siya kasi yung anak niya, pinipilit siya na bilhan siya ng ano, ng mamahali. Nakarelate ako dun kasi parang natandaan ko din dati na parang naiyak ako kasi bakit parang iba yung sapatos ko dun sa sapatos ng iba. Tapos ano, alam mo yun, and I'm sure talagang durog naman yung puso ng nanay ko na sabihin sa akin na, alam mo yun, parang wala naman tayong pera, hindi natin pwedeng ipilit, di ba? Hindi, sabi niya, parang natatandaan ko pang sabi ng nanay ko, tingnan mo nga sa lahat ng mga klase mo, ikaw lang na naglalakad. Diba? Tapos magpaparehas ka pa ng sapatos nila. Siyempre, yung bata, para makakaramdam siya ng lungkot, pero isipin nyo na lang yung magulang. Uh-huh. Kung gaano kadurog yung puso nila na hindi ka nilang pagbigyan. Alam mo yun, gusto ka nilang pagbigyan, kaso wala eh. Hindi kaya. Totoo yan. Hindi kaya. Although, nakikita ko naman dyan, posible yung magandang effect dun sa mga anak. Kasi magkakaroon sila ng aspiration. Pwede. Eh. Diba? Kasi tayo, isipin mo, ako nag-aspire ako eh. Diba? Nung mga bata tayo, wala naman talaga eh. Mm-mm. Yung mga lahat ng costume natin, hiram lang. Correct. O kaya, sabi ko nga sa'yo, DIY. Ang nanay ko ay science teacher. Uh-oh. So, meron kaming play na Snow White and the Seven Dwarfs. So, syempre, dahil di ako maganda, hindi ako si Snow White. So, isa ako sa mga dwarf, okay? So, yung mga klase ko, talagang nagpagawa sila ng mga, yung mga shoes na parang pa-pointed, yung mga ganon. Tapos, bumili sila ng mga, kasi nga, di ba, parang ang Seven Dwarfs nagkakalakal sa minahan. So, meron silang mga binili na parang mga kunyaring shovel, na mga mga laruan. Mm. Kami, hindi na kami bibili ng ganon kasi budget pa yon na additional, di ba? Bilang science teacher nanay ko, ano siya, meron kaming actual na kalaykan. yung pala. So, bigat. Ako yung isa sa mga Seven Dwarfs na talagang yung dala-dala ko. Totoo. Legit. Totoo. Siguro sabi ng ibang nanay, ano ba yung bata yun? Makakasugat pa. Pero ang bigat-bigat. Kasi, ano parang ano eh, we will do with just what we have. Diba? Hindi na kami bibili ng, bakit pa kami bibili? Extrang gastos pa yon. Ang isip na nanay ko, pagkatapos niya, baka hindi naman gamitin. Hindi naman malalaro. Ganyan, extrang gastos. So, tingnan natin kung ano yung mga meron dito. Malamang ikaw yung mataas ang grade 1. Kasi ako yung makatotohanan eh. Ang laki ng tenga ko. So, legit talaga akong dwarf. Tapos yung mga dala ko, kalaykay talaga. Mga galing sa ano, greenhouse ng ano, ng school din namin. Hinurag ko lang. Diba? Diba, dahil doon? Dahil, at saka, babalik tayo. Sorry, Tanghenyo, pero lagi namin binabalik ito ni Chris Chopper at alam ng mga tambalanisa na namin yan, yung crayons. Yung Crayola na hindi
48-64-120 colors na may crepas na may paint pa. As may sharpener may pa. May sharpener pa. Yung sa amin talaga, isahan yung basic. Isahan ang tawag ng isahan eh. Oo. Oh, minsan, na, minsan naman nakakadalawa yung 16. Hindi naman 8 lang. Yung 16 naman, in fairness. Diba? Pero, alam mo yun, parang... Tapos pag naglabasan ng kunyari art class, tapos naglabasan ng mga Crayola, sa iyo lang yung parang lungkot-lungkot ng Crayola mo. Isang putol-putol pa. Kasi nakaka-lurking dito. Kasi minana mo sa ate mo. Oo, o di naman kaya, di ba? Iilan na lang yung kulay, putol-putol pa, di ba? Dalawa pa yung black, dalawa yung green. Ang diba? Ginagawa ko dati, yung seatmate ko, pinapalitan ko yung Crayola ko. Bata pa lang. Alam na, budol-budol na. May pagkabudol ka na, partner. Di ba? Pero, ano, sa, bakit kami napunta sa usapang yan ni Chris Chuper? Pwede kasi itong maging aspiration. Yun yung sinasabi ni Chris. Na parang sa halip na maging rason para ma-insecure, malungkot. Di ba? Dalawang bagay lang yan. Eh. Pwedeng ikalugmok ng bata or pwedeng mag-aspire. Correct. Mag-isip na, ay nako, balang araw. Hindi na ako papayag na ganito lagi yung mararamdaman ko. Correct. Kaya ganito lagi yung susuot ko. True. Kaya magsisipag ako. Alam mo, yan yung ano ko eh. Yan yung motivation ko. Kaya sabi ko, pag pumasok ako ng college, hindi pwedeng hindi ako at least cum laude. Kasi ayoko yung... Diba doon ka bumawi? Hindi, tsaka doon talaga. Yun talaga yung mga hugot ko. Yung mga props na hindi mabili. Tapos alam mo dati, meron kaming ano, yung... ano yung kanta... Eagle, yung fly, yung... Basta yung kanta ni Bette Midler. Anong kanta yun? Basta Eagle ako. New Kid in Town. Senyorita? So basta Eagle ako, natatandaan ko Eagle ako. Syempre, wala ka namang pangbili ng costume na parang Eagle ka. Oo. So dinaan ko talaga sa facial expression partner kasi ang costume ko malaking-malaking tuwalya lang. Talagang para lang maintindihan ng mga tao na ako yung Eagle. Talagang parang talagang chinanel ko yung na parang Eagle ako na masungit na parang gumaganon ako sa mga tao. Basta ganun talagang career-career yung pag-ganon-ganon ka ng tuwalya kasi partner wala kaming pang ano eh. Samantalang yung ibang Eagle, diba? may feathers. Sigaw tuwalya. So karil-karil lang. Sabi nung katabi mo, ano ba ito, saranggola o ibon? Actually, medyo nalito din sila kasi ang payat-payat ko noon. Nalito din talaga sila kung flying kite ako. Tama ka dun, partner. Nalito sila kung... Pero ako, partner, kinarir ko yung parang nag-channel talaga ako ng Eagle eh. Parang wind beneath my wing. Basta feeling Eagle ako. Oo, ganun. Yung imagination ko, may tuka ako. Tapos talagang yung paghampas ko ng tuwalya, talagang career-career. Diba? So, you make do with what you have. And dalawa lang ang pwede maging epekto nun sa bata eh. Una, ikalugmok niya. Kawawa naman ako. Hindi na talaga. Walang kwenta. Yung nanay ko, tatay ko, hindi man lang ako effortan pagbigyan. Pwedeng ganun. Or pwedeng... pagkaririn mo na lang. Do with what you have. Mag-DIY ka, mag-pretend kang Eagle kahit ang costume mo, tuwalya lang. Diba? And then when you grow older, as ano yun eh, parang motivation yun na hindi ko hahayaan na lagi akong parang second class o lagi akong kulang, ganyan. So, mag-aano ka ngayon, magsisipag ka, mag-e-effort ka. Totoo yan. At yun ang sana maging effect sa mga bata. Kasi sa totoo lang, kids, mga students, not all the time pwede kayong pagbigyan. Hindi correct. Dalawang bagay, pwede hindi talaga afford or gusto kayong turuan ng mga magulang ninyo na hindi lahat ng bagay, pwede nyo makuha agad-agad. Kahit alam ng mga magulang na mayroong resources correct. Naman. Pwedeng kaya, pero pwede. Gusto nilang matuto ka. Diba? Diba? Totoo yan. Maraming mga estudyante nakaka-relate sa ganitong klase ng usapan na talagang walang-wala. Na mga, minsan may inggit ka doon sa mga classmates mong buti pa sila suportado ng mga magulang o kaya ng mga teachers. Samantalang ikaw, diba, minor na nga yung role mo, hindi ka pa makapag-provide ng maayos na costume o kaya na mga pananamit. Naalala ko talaga dati, noong linggo ng wika, Manuel Quezon yung role ko. Manuel Quezon. Manuel Quezon. Parang okay naman na magbarong. Yung iba yun naman, naka-Amerikana eh. Ako nakabarong ako, tapos nadulas pa ako pag-akit ko ng entablado. Ang dumi-dumi ng damit ko. Hindi pa nag-uumpisa yung programa, nadulas na ako. Nayok naman ako. Siyempre, pretendo kong nila. Ba't ka nadulas? Eh, nadulas ako. Hinangin eh. Ang payat-payat mo din kasi dati. O tapos,
So pag akin mo ng stage, na. Oh. Oo, so tinatawag na Manuel Luis Quezon. Ako naman kaway-kaway pero patagilid. Dahil, dumi ang likod ko. Ang dumi-dumi ng likod ko eh. Ayoko makita ni Lu, ba't ang dumi ng damit niya? May ganun talaga eh. Mga ganun moment. May mga ganun moments. Pero di ba masarap naman balikan. Di ba naalala ko yung ano, nagtatlong hari kami. Oo. Tatlong haring mago? Oo, sino ka doon? Mago. Hindi ko alam kung sino ako doon eh. Hindi pala ako yung tatlong hari. Feeling ko lang. Baka ikaw yung... Baka ako yung sasaban. Ito yung donkey? Hindi ka lang na-inform. Feeling mo hari. O, ikaw isa sa tatlong hari. So, diba, yun nga, sabi ko, nakwento ko na to dati, ang costume na nung dalawa kong kasamang hari, makikintab talaga. Mm-hmm. Tapos yung, ano, gamosa ba tawag doon, yung ganyang tela. Ah, yung ano, yung parang velvet. Oo, yan, maganda. Tapos ako, toga yung pinatong sa yung mga kwento na, yung mga kwento natin, partner, para magkakalibel. Sila kikitab nakakaba ako nakatoga. Meron talaga maganyan yung create na alala ko rin dati. Ano yung sayo? Meron din kasi kaming dance competition dati. Oh. And yung iba, pabunggahan yung ano. Yung mga suot. Yung talagang costume. Inisip namin, nang hiram kami ng sutana. Sinuotan lang ng panloob, eh, parang ng Matrix na parang naging parang, trench coat niya. Parang trench coat. Pero diba? Sutana talaga siya. Itawid, naitawid. O tingnan mo. Ramdaman naman natin, tayo, okay yun ah. Correct, lahat tayo may kwentong ganun. Diba? Tatlong haring mago pero na nakatoga. Agila na malaking tuwalya. At, diba, dancer na nakasutana. Ang nakakatawa nga nito, yung, diba, may mga corona, syempre, hari. Oo, correct. Yung ano yung corona mo? Yung corona nung dalawang kasama ko, yung nabibili yung buo na, tapos yung mga diamante, gano'n. Ay, oo, yung gano'n na, agad. Yung sa'yo, cardboard. Ano yung, ano nang, yung Malboro. Kasi lagi ng glitters. Gupit-gupit maging gura. Oo, hindi pa pantay-pantay gupit ng gano'n. Diba? Ako ng Yossi. Tapos pinaigot sa ulo kong gano'n, nag-glitters. At hindi pa natatapos. Ang galing yung lola ko nun eh. Naalala ko bigla. Oo, diba? Oo, so siyempre, pag hari ka, kailangan na bongga yung sapatos mo. Sila naka-boots lahat. Ay, boots. Mayaman eh. Naka-boots ako, naka-boots din naman. Naka-shoes, sayabang. Oo. Ano yung sa'yo yung pagsaka? Naka-boots din naman ako. Naka-boots ako. Anong boots? Pero pang majorette. Nang hiram mang... Hanggang tuhod. Grabe. Grabe yung mga sugat ng kabataan natin. Sayang na wala yung picture na yun. Natawan-tawa ako. Sayang. Pag-throwback yun. Sayang talaga. Sila yung panlalaking boots. Ako pang majorette. Oh my gosh. Nakakaloka talaga, oh. So, sa madaling salita, yung mga magulang mo kung dumi-DIY, kasi hindi, una, pwedeng hindi nila afford talaga. Huwag nating ipilit. Correct. Diba? Meron silang mas ibang pagkakaabalan katulad ng kakainin nyo bukas. Tama. Diba? Ako, I would have rather na hindi tayo nagutom, partner, at tanghenyo, kesa yung binilan tayo ng pang-agila, pang-tatlong haring mago, tsaka pang-dancer na costume. Kumbaga, ang mga magulang natin, umi-effort talaga yan na i-budget sa tama yung kanilang pera. Tsaka hindi, tama. Ano, ay, hindi sila mabaon sa utang, yun din ang delikado. Totoo yan, kasi minsan pasikat-pasikat, ang ending, nabaon na sa utang. Pag-uwi sa bahay, gutom naman kayo pare-pareho, nga-nga. Ayaw natin mangyari yun. Ang kagandahan lang epekto, kasi like, kagaya sa atin, kung hindi man natin magawa sa sarili natin, sa anak natin, gagawin hindi nila mararanasan yung ganun. Tama. Yan. At explain din sa mga anak na, ano, anak, ito lang yung kaya ng budget natin, so ito lang yung costume na pwede natin i-provide. Alam mo, masakit talaga sa puso makita umiiyak yung anak mo kasi hindi mo mabigay yung gusto niya. Pero pampatibay din ang sikmura yan. Matututo din mga sila. Mga pampatatay
matatag yan. And then later on, they will realize, hindi naman yun yung pinaka-importante sa lahat na may pinaka-magandang costume. At kung ikaw din estudyante, kung hindi ka naman napipili sa mga roles na mga malulupet, di ba? Huwag ka ding mag-alala dahil hindi naman nabubuo ang istorya kung wala yung best friend. Correct. Kung wala yung mga kawal sa isang sa isang kingdom, hindi man ikaw yung prinsipe at prinsesa at queen o king, hindi naman kompleto ang isang kingdom kung walang kawal, di ba? So okay lang din naman yun. O relax ka lang and chill and enjoy your studies. Yun yung pinakamahalaga. Mag-aral ka ng mabuti kasi yung parents mo umi-effort para sa'yo. Tama. Okay, okay? Mamayang alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnaya. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate. GVGV lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala.